Direndo pa sa kanama ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Mga kapatid, sa banal ng pagdiriwang na ito, ay pinagdiriwang natin ang kabistahan ng pagbabagong buhay ni Apostol San Pablo. Idinudulog din natin yung ating pong seminaryo sa Tagaytay ay ipinangalan sa pagbabagong buhay ni Apostol San Pablo. Ngayon ay kanyang kabistahan. Pag-alaman natin ang mga paring nag-graduate dito at yung mga nagtapos dito na maaaring hindi naging pari, mga nag-aaral dito, at yung mga seminarista na patuloy na nag-aaral yung pong ating seminaryo ay mga 30 years na po ata ang kabistahan ang taon na pinagsisilbi nito para lalong maparami ang ating pong mga nagpapaaral. Ato bang maging karapat-dapat tayong gumana ang pagsisiya natin ng ating mga kasalanan at mga pagkukulang. Inaamin ko sa pagkukulang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ang nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa ating pagkukulang. Kaya isinasahan ko sa mga nagiring Maria, sa lahat ng mga ngayon ng panalang, at sa inyong mga kapatid na ako yung nalilangin sa Panginoon ng ating Diyos. Kawaan tayo ng mga kapangyarihan Diyos, matawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ama naming makapangyarihan, tinuruan mo ng sanlibutan ng pagparangal si Apostol San Pablo. Ipagalaw mo sa aming pagdiriwang ngayon ang kanyang pagbabagong buhay. Kami nagsisikap magbago para makatulog sa iyo. Sa tulong ng kanyang halimbawa ay maging saksi nawa ng iyong katotohanan ng maasahan sa daigdig nito sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na yon, sinabi ni Pablo sa mga tao, ako'y isang Hudyo, ipinanganak sa Tarso ng Sileta. Ngunit lumaki rito sa Jerusalem, nag-aral ako kay Gamaliel at buong higpit na tinuruan sa kautusan ng ating mga ninuno. Tulad ninyong lahat, ako'y masugid na naglilingkod sa Diyos. Inuusip at ipinapatay ang mga sumusunod sa daang ito. Pinagapos ko at ipinabilanggo sila, lalaki at babae. Makapagpapatutuo tungkol dito ang pinakapunong saserdote at ang buong kapulungan ng matatanda. Binigyan pa nila ako ng mga sulat para sa mga Hudyo sa Damasco. At pumunta ako noon upang dakpin ang mga tagasunod doon at dalhin dito sa Jerusalem upang parusahan. Magtatanghaling tapat noon at malapit na ako sa Damasco. Biglang kumislap sa aking paligid ang isang matinding liwanag mula sa langit. Nagsubasob ako sa lupa
at narinig ko ang isang tinig na nagsasabi sa akin, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Ako'y sumagot, sino po kayo, Panginoon? Ako'y si Jesus na taga-Nazaret na iyong pinag-uusig, tugon niya. Nakita ng mga kasama ko ang liwanag, ngunit hindi nila narinig ang tinig na nagsasalita sa akin. At aking din itinanong, ano po ang gagawin ko, Panginoon? Ang tugon sa akin, tumindig ka at pumunta sa Damasco. Sasabihin sa iyo roon ang lahat na dapat mong gawin. Nabulag ako dahil sa kanuningan ng liwanag na iyon. Kaya't ako'y inakay na lamang ng mga kasama ko papasok sa Damasco. May isang lalaki sa Damasco na ang pangalay Ananias. Siya ay taong may takot sa Diyos, tumutupad sa kautusan at iginagalang ng mga Hudyong naninirahan doon. Pinuntahan niya ako, tumayo sa tabi ko at sinabi sa akin, Kapatid na Saulo, makakakita ka na, noon din na nauli ang aking paningin at nakita ko siya. Sinabi pa niya, hinirang ka ng Diyos na ating mga ninuno upang mabatid mo ang kanyang kalooban. Makita ang kanyang banal na lingkod at marinig ang kanyang tinig sapagkat ikaw ay magiging saksi niya upang patutuhanan sa lahat ng tao ang iyong nakita at narinig. At ngayon, huwag ka nang mag-atubili. Tumindig ka, tumawag ka sa kanyang pangalan at magpapinyag at magiging malinis ka sa iyong mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pumayot dalhin sa tanan mabuting balitang araw. Humayot dalhin sa tanan mabuting balitang araw. Purihin ang Poon, dapat na purihin ang lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balak ng lupa. Humayot dalhin sa tanan mabuting balitang araw. Pagkat ang pag-ibig na upo sa ating dakila at wagas, at ang katapatan niya ay walang wakas. Humayot dalhin sa tanan mabuting balitang araw. Tumayo po nga. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon nagpakita si Jesus sa lubing sa sinabi sa kanya, humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo ang lahat ng mabuting balita. Ang sumasampalataya at magbabinyag ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya magtataglay ng ganitong ganda ng kapangyarihan sa pangalan ko ay magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila hindi maano, lumampot man ang ahas o uminuman ng lason at gagaling ang mga may sakit na mapapatungan ng kanilang kamay. Ang mabuting balita ang Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesus Cristo. Si San Pablo, ang apostol, hindi siya kasama talaga sa 12 apostol.
Pero tinaguriang siyang apostol. Apostol sa mga Hintil. At makita po natin na sa unang pagbasa ay pinapakilala sa atin si San Pablo. Anong sabi po rito sa gawa ng mga apostol? Anong sabi ni San Pablo mismo, yun po may akda ng gawa ng mga apostol sa San Pablo. Anong sabi niya? Ako'y isang Hudyo. Ipinanganak sa Tarso ng Cilicia. So, bagaman si Hudyo, siya ay taga-Tarsus. Isa pong bayan ng Roma, Sicily. So, Roman citizen. Kaya yung inyong makita ay nung siya ay hinuli na mga Romano sa utos sa mga Hudyo, sabi niya ay ako ay hindi sumainyo sa Roma sabagat ako ay Roman citizen. Pero ang kanyang pananampalataya ay Hudyo. No? So, baka mali ko kayo, ah, Hudyo. No? Israelita. Pag sinabi natin nationality, pagamat wala pa talaga yung bansang Israel, pero they believe that they are already nung una pang panahon ay isa ng bansa. Ang tawag nila sa kanila ay Israelita. So, hindi lahat ng Hudyo ay Israelita, but mostly ay Israelita. Israelita yung pinakabase kahit yan ang kultura. So ito yung nakita natin kay San Pablo. Ano sabi pa rito? Lumaki ako sa Jerusalem. Doon ang kanyang, kaya siya ay biyasa sa pananampalataya. Kasi bakit nag-aaral ako kay Gamaliel at may pinatinuruan ng kautusan ng aking mga ninuro. Siya ay, kung tawagin natin, ay devout Jew. Kaya nga, siya ay naging berdugo ng pananampalataya natin. Siya ay naging taga-usig. Na siya ay naging tagapatay. Siya ay nagbibigay ng utos. Kung ito ay papatahin sa pamagitan ng bato o kung tawagin natin ay lynchmob, kung ito ay parusahan, kung ito ay kukulong, so siya ay kinakatakutan ng mga unang Kristiyano ay sabi nga natin ay nung panahon niya ay siya yung AJK, executioner, extrajudicial killing executioner. So nakita po natin na kung saan ay pinamamanig sa atin na kung si San Juan, kung si San Pablo na dating kalaban ng simbahan ay pwedeng tawagin. Lahat tayo ay pwede rin tawagin. Kahit na siguro sabihin natin ay tayo ay napakasama. Pwede tayong magbago. Gawa ng ating pagkakataon na ipinagkaloob sa atin ng buong may kapal. Kaya yun po yung isa sa mga itinuturin natin na sa pagbabagong buhay ni San Pablo, walang hindi pwedeng baguhin ang Diyos. Na kailangan namang ilumapit tayo sa Kanya. Pwede tayong baguhin. Maari hindi nga lang siguro kasing bilis ng katulad na kay San Pablo. Hindi naman karakaraka, pero makita po natin na ito ay 180 degrees turn.
dati kinamumuhian mo, ay ngayon ay yun na yung ipapakaral mo. Yung turo na dati isinusuka mo, ay ngayon yung ipinapahayag mo. At paliwanag nyo na kung saan ay isang araw na tayo ay pinaanyahan ng pumikapana sa pagbabagong buhay ng isang pantay tinatawagan ng Diyos natin, ha? Na palagi na magbagong buhay. Our lives will be a life of constant conversion. Patuloy na pagbabago. Patuloy na pagbabago. At inilalang namin sa rapanan po ang ikabal na tayo baguhin katulad ng pagbabago na ginawa niya kay San Pablo. At sa Ebanghelyo, makita po natin sa Ebanghelyo natin na yung karangalan ng pagbabago na dulot ng ating Panginoon sa Kristo. Noong si Jesus ay nagpakita sa 11, ibig sabihin 11, wala na yung isa. Nalagasan na sila ng isa, ibig sabihin ko ay panahon na ng muling pagkabuhay. Wala na si Judas. Nagpakita si Jesus sa 11. Ito na yung muling pagkabuhay ng ating Panginoon sa Kristo. At kanyang ipinahayag na alam na ipapalita ang mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos sa lahat ng tao. Ipahayag ang mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos. At ito isang bahagi na tungkulin, hindi lamang po para sa mga pari at mga mater. Ito para sa lahat ng mga mananampalataya. Hindi lang po ito directed para sa 12 alagad ni Jesus. Yung sinabi po rito, kasi hayaan niyo po na ulitin ko yung ating Ebanghelyo ngayon na hinangon mula po kay San Marcos. Anong sabi po ni Jesus? Umayo kayo sa buong sanlibutan at pangaral ninyo ang lahat ng mabuting balita. Ang sumasampalataya ng kabinyag ay maliligtas, ngunit ang hindi sumasampalataya ay marurusahan. Yan ang pakalaga po, patuloy natin ipahayag para maraming baligtas. At ano po yung pagpatuloy ni Jesus? Ang mga sumasampalataya, very clear, ang sumasampalataya. Ibig sabihin, hindi na lang ito tumutukoy sa kanyang mga alagad. Ang sino mga sumasampalataya ay ano ito? Tayong lahat, lahat ng binyagan ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Isinalang alam nito. Sabi ng iba, ito baga ay para lamang sa mga alagad ni Jesus, tubay tumutukoy lamang sa mga apostol ni Jesus o sa lahat ng mananampalataya. Ay maliwanag po na ito ay sa lahat ng mga mananampalataya. Ano ito? Sa pangalan ko ay magpapalayas sila ng mga demonyo. Magpapalayas ng mga demonyo. Papalayas natin yung ating ang anumang uri ng demonyo. Ano pa? Magsasalita ng ibang wika. Magsasalita ng ibang wika. Well, nung panahon ni Jesus, maliwanag po ito yung speaking in tongues. Hindi lang po ito directed sa mga apostoles. Kaya po isa sa mga naging bahagi natin ay yung charismatic movement na nagsasalita sa iba't ibang wika. Pero yung sabihin ay maiintindihan kasi yung pagkapahayag ng mabuting balita ay isang paanyayan na magagawa lamang natin kapag tayo ay natututo ng kanilang salita. Pero maaaring hindi lamang sa uri ng pananalita. Lalong-lalo naman ngayong kapanahonan na ito. Marami tayong mga lingwahe na kinakailangang maunawaan. Lingwahe ng mga kabataan.
yung tawagin din mo natin ay lingwahe ng mga bakla. Iba po kapag magsalita yung mga bakla, kapag hindi nyo alam ang lingwahe nila, maliligaw ka. So, pero yun, ay magsasalita ng iba't ibang uri ng lingwahe. Ano pa? Sila ay hindi maano lumampot pa ng ahas o uminom ng lasok. Siguro magtataka tayo, bakit binanggit dito yung dumampot man ng ahas o uminom ng lasok? Noong unang panahon, ito yung pamamaraan ng assassination. Kapag gusto kang patayin, either na, bali, alam naman natin, pwede kang sibatin, pwede kang saksakin. Pero ito yung tawagin natin ay covert para hindi sila pabuko. Kung ang tawag natin ngayon ay assassination, sa atin ngayon ang uso ng pamaraan ng assassination ay pagbabaril. Pero nung unang panahon ay ito, yung papainan ka ng ahas at saka lalasunin ang iyong pagkain at ang iyong inumin. So, yun ang mga pamamaraan dahil hindi ka nila gusto. Dahil ayaw nila na may iba na hindi katulad ng kanila pananampalataya. Ano pa? At gagaling ang mga may sakit na mapatungan ang kanilang kamay. Napagaling ang mga may sakit na mapatungan ang kanilang mga kamay. Yung pagkapagaling sa mga may sakit ay isang biyaya na pinagkaloob ng Diyos para sa lahat, hindi lamang sa pari. Kaya bahagi din po ng pagkilos na ito yung binibigyan din natin ng pagpapahalaga, lalo-lalo na si San Martin de Porres. Hindi naman pari si San Martin de Porres eh. San Martin de Porres ay religious. Kung tusin siya, hindi talaga religious kasi nung panahon na yun, ay hindi kasali. Hindi kasali sa religious congregation ng mga tinatawag ng mga Molokha. Yung may lahing Indio. Katulad din ni Santa Rosa ng Lima. Sila kung tawagin ng panahon na yun ay kung tawagin natin ngayon, salingkit. Salingkit lang sila. But because of their tremendous faith and work, ang tawag na nila sa kanya ay binigyan sila ng honorary title of being a brother and a sister. Pero hindi sila regular na brother and sister. Because why? Sila'y half-bloods, kalahating dugo. Pero makita natin ang usuhan ay sabi nga natin ay bagay na kung saan ay yudulog na nagpapagaling sa mga may karamdaman. At ito yung patuloy natin idulog sa harapan ng pumay kapag na tayo na nangyahan ng Diyos na patuloy na ipahayag ang ating pananalig upang mas marami pa yung sumampalataya. Ay di lalong-lalong siguro po ay sabi ko nga ay idalangin natin yung pong sabi ko nga yung ating San Pablo Theological Formation House sa Tagaytay ay kami po ilan sa mga pioneer. Hindi naman ako yung pinakauna kasi ako yung 23 years na pari. Ako yung nag-aral ng limang taon kasi huminto ako. Noong panahon ay hindi pa uso yung residency program. Pero ninalis ko na lumabas muna
Kaya umabot ako ng 5 taon. So, yun ay 23 years plus 5, 28. Yun ay mga nauna pa sa akin. So, siguro po yung mga 31 years na yung ating seminary doon. Na hanggang ngayon ay nagtuturo na naman ay mas marami pa. Pero hindi lang. Hindi lang mga pare. Kundi ang lahat, mga sumasampalataya. Kaya nga, kung natusin po, noong taong 2020, ay pinagdiwang natin ang Year of the Lady. Na isang binabanggit doon ay yung kahalagahan na tinatawag na empowering the lady. Empowering the lady ay mukhang kinakailangan pa natin ng mas malaking pagtuon. Kasi ngayon lahat nakasarali sa pari. Hindi. May mga, kung tawagin po natin ay pinamamanik na pwedeng gawin ng mga laiko. Pero sabi nga natin ay siguro gawa ng kulang ng pagtuon ang kulang sa mga pagmamaraan o pag ito ay mabigyan ng higit ng pagkasakatuparan ay sana rin po ay mapahalagahan din natin kasi katulad nga po na sinabi natin dito may empowering dali ay hindi namulugan ng bago yun. 2,000 years ago ay sinabi ni Jesus at ito yung kapangyarihan na binigay ni Jesus. Hindi sa mga apostoles, ha? Ngunit sa lahat ng mga sumasampalataya. Sa lahat ng mga sumasampalataya. Ayan nung ulitin ko po ulit. Yung ipinahayag po dito sa Ebanghelyo po natin sa Marcos. Ha? Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila hindi maano, dumampot man ang ahas o uninom ng lasok at gagaling ang mga may sakit na mapagungan ng kanilang kamay. Pinalangin po natin. Nawa po sa patuloy na aming katulad po ng pagbabagong buhay ni San Pablo ay tayong lahat ay lalong magbigay ng pagbabagong buhay a continual conversion para lalo tayo mapalapit sa ating Amang nasa langit. Kunin mo, O Diyos, sa pagdating mo ang aming kalayaan, ang aming kaluluwan, ang isip at umikap ko. Lahat ng harap ko, lahat ng loob ko, lahat ay aking alay sa mula sa iyo.
Kapuri-puri ka, Diyos, sa mga lumikasang kagandahan, Lord, na itong aming alay mula sa atas ng ubas at bunga ng aming paggawa, maalak na ito para maging inunit at bibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang buong may kapal ngayon at kailan man. Manalangin tayo mga kapatid upang ang paghahain natin kaluktan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Panggapinawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niya ang banal. Ama namin lumika, sa pagganap namin sa banal na pagdiriwang kami na wilubusang maliwanagan ng Espiritu na Ikaw ang nailaw ng pananampalataya. Na siyang sinilang kay Apostol San Pablo para mailaganap ang iyong kaniningan sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang ka. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain din. Taas ito sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon natin. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, Ikaw ay nanginiling sa kiri ng mga banal na ikinalangan mo sa kanilang kabutihan. Ibinigay mo sila kuwaran namin araw-araw tatawang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa magitan ng anak mo sa Jesucristo, kami naliligid ng mga banal na tao. Sila yung mga saksi ng pananalig sa iyong magaganap namin sa karangalan mo. Kaya kaisa ng mga anghel si Siawit na papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagpupunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, namumuno ang langit at lupa, napawalatian mo. O sana, o sana, sa kaitaasan, o sana, o sana, sa kaitaasan, pinagpala ang mga paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana, sa kaitaasan, o sana, sa kaitaasan. Ama namin banal, ikaw ang bukal ng tanan kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob nito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisa ang kusang loob na maging handog, inawang kanyang tinapay. Pinasalamatan kami, pinaghati-hati niya yon, iniapot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan. Inihahandog para sa inyo. Ngayon din naman nung matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mahalagad at sinabi, tanggapin inyong lahat ito at ilumin ito ang kalis ng aking dugo. Ang bago at walang kantipan ng aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglalas sa pagkamatay at muling pagkabuhay na namin nangyari namin sa iyo, ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis ng kakilaw ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapan na tumayo sa sarap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama natin kami magsasalo-salo sa katawan ng tubo ni Kristo. Ay mabuglod sa pagkakaisa sa pagpagitan ng Espiritu Santo. Ama, dingamin mo ngayon simba ang laganap sa buong digdig at susin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francis ni Bonaventura at ng Tanang Kapariyan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hinday na may pag-asang sila muling magubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo silang patuloyin sa iyong paliwanagan. Kawaan pag-adapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kay isa na maaanga bilang Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, ni San mga apostol, ni San Pablo, ni San Martin na lahat ng kabanana na buhay dito sa digdig ng kalugod-dugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararapan mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya sa kanya lahat ng parangang pagpupuri sa iyo, Diyos sa mga kapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang ka. Amen. Upang patuloy tayong magbagong buhay katulad ni San Pablo. Ama ng sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilalo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanambikan na kilamaan ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan iwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa iyo. Tumayan mo ang aming pananampalataya. Huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan, pagkakaisayon sa kalooban, kasama ang Espiritu Santo, magpasawalang ka. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon nilang sumayin. At sumayin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa Sabisa. Cordero.